Alright, mga ka-brown, nandito tayo ngayon at kasama natin si Brother Lito Velasco. Yan. So binaklas niya yung motor niya ngayon, binaklas niya yung panggilid, dahil papalitan niya na ng clutch housing yung motor niya. Yung original na nagpalitan ko ng clutch housing, yung tinapon ko tas pinulot niya at pinalitan niya ng clutch damper. Eto na mga kabro, ikakabit na niya ngayon mga kabro. Okay, so yung kanyang nagpalitan ng clutch housing mga kabro, pwedeng pwede pa to. Yan, pwedeng pwede pa to mga kabro, clutch housing na Takasago brand. Good na good pa to, kaya lang nabenta niya niya. Nabenta na daw niya to kay brother Jeric. Yan, so ito yung clutch housing. Dahil original to mga kabro, original yung clutch housing na ilalagay niya. Bali yung likuran nito, yan, medyo mas maiksi kesa dun sa Takasago brand. Takasago brand. Bali itong likod nito, yan, itong bilog na to, mas makapal, mas mahaba kesa dito sa clutch housing ng 155 na original. Yan. Okay, tapos itong Takasago brand medyo mas makapal ng konti. So ang gagawin natin dito mga kabro, maglalagay tayo ng manipis na washer dito sa likuran nito. Yan. Manipis na washer lang ang ilalagay natin dyan mga kabro, katulad nito. Yan, washer na manipis, yung saktong sakto lang dito sa butas nya. Yan. At ilalagay natin dito sa salpakan ng clutch housing mga kabro. Yan, lalagay natin yan dyan. Ang purpose nito, ang washer na to mga kabro, para itong likuran ng clutch housing natin ito, hindi sumayad dito sa crankcase. Yan, pag umiikot, may posibilidad na sumayad dito, gagasgasin niya yung crankcase nyo, itong likod ng clutch housing. Yun yung purpose ng washer na yan mga kabro. Okay, so salpak na natin itong clutch housing. Siyempre si Brother Lee itong gagawa ng motor niya. Ayan. So yun ang purpose ng washer na yan. Kapag original na clutch housing ng 155 yung ikakabit nyo. Pero kung Takasago brand ang ilalagay nyo, hindi nyo na kailangan ng manipis na washer dyan sa likod. Para hindi sumayad yung clutch housing. Yung likod ng clutch housing hindi sasayad dito sa crankcase nito mga kabro. Okay. So yun lang tips. Panandali ang tips. Para sa mga magko-convert ng panggilid ng 155 kung original yung clutch housing na ilalagay nyo. Okay, so isalpak na ni Brother Lito. Tuloy na natin mamaya yung under niya kung anong resulta ng original na clutch housing. Okay mga kabro, nailagay na ni Brother Lito yung naitakip na niya.
sa may crankcase mga kabro. Yan. So, i-check natin ngayon. Yan, ikakambyo natin paharap. Tapos pipisilin natin yung clutch. Ngayon papaikutin ni Brother Lito yung gulong sa likod kung may free will siya. Yan. Nakapisil ako sa clutch mga kabro ha. Dapat may free will yan. Okay, naka-free will siya mga kabro. Bitawan ko yung clutch. Ayan, di na niya mapaikot. O, ayan, may free will. Okay, so kapag yung washer na nilagay natin sa likod ng clutch housing, kapag makapal yung nailagay nyo doon, sigurado hindi mag-free will yung gulong nyo. Walang free will. Kumbaga, pag kambyo nyo, kahit nakapisil kayo sa clutch, tatakbo ka agad. Okay, kung makapal yung nailagay nyo yung washer. Okay, dapat yung manipis lang. Yun, okay mga kabro. Tips na naman yun para sa inyo. Patungkol sa likod ng washer. Ay, likod ng clutch housing. Yung washer na manipis. Okay? Tawa si Brother Lito. Nag-shooting. Okay, so patakbuhin natin mamaya pag nakabit na yung putres at tambot yung mga bro. Okay, so tapos na ni Brother Lito yung motor niya. Yan, okay na. So, try na natin patakbuhin mga kabro yung kanyang motor. At bago natin patakbuhin, siyempre, pandarin muna natin mga kabro. Yan, pandarin muna natin. Ay, patakbuhin muna! Okay na, brother, yung motor mo. Kabro, ayos na. Ha? Yung pinagtanggalan ko ng kuwan, kakasago, halos magkasintayinit lang din sila ng kuwan. Pinalit ko pang original na one type. Yes. Okay, ayos na, mga bro. Parado na natin doon. So, sa lupag.